Meron pong live sa YouTube. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles na medyo inuubo pa din. So, okay, para dun sa nagsasabing wala po yung live sa YT, nauna po yung YouTube. Totoo lang. So, bukod pa dyan, okay, magandang gabi. So, it's still Sunday. Para dun sa mga nasa TikTok, baka hindi pa po kayo familiar. Sutil Sunday is usually an ask anything day, pero sutilan din. So, kailangan na iintindihan natin yung jokes ng isa't isa. Pero, at the same time, syempre, mag-i-explain din tayo. Kailangan din, meron din, ano, kung seryoso yung tanong, seryoso pa rin naman po ang sagot. So, yun. It's really just an anything goes thing na, you know, pwede tayo magbiruan. Hi kay Ma'am Lisa, Life is Orange, magandang gabi. Hi kay Johan, CRTB, Ma'am Janet, Michelle, Mestizo, Yen, Cecilia, Jocelyn Garinel, kay Sixth Sense, kay RR, kay Dipatatas Guy, kay Ariel. Okay, so, sinong gusto mag-umpisa? Ang pinakamainit na topic for this week dito sa atin was, of course, is still yung sa ano, yung sa Bohol, with a lot of people still in, ano, merong mga ilan-ilan na nagsasabi na, ano, na, pero hindi nila, ano ba yan? Meron naman silang permit, wala lang ECC. At matagal na sila doon, wala sila doon sa Chocolate Hills. Iba po yung wala sa Chocolate Hills. Sa, ano, yung Chocolate Hills, it depends, no? Merong mga declared sites kung saan ang Chocolate Hills talaga. Pero yun usually yung tinatawag natin most popular side. Pero tatlong barangay ang covered, ito yung declaration dun sa ano, National Protected Landscape Declaration ni FVR. So expanded, kung di ako nagkakamali, yung sa Pambi, yung dun sa ano, sa National Integrated Protected Areas Act. Dahil kailangan, nire-require na rin po magkaroon ng buffer zone. Okay. So, ay, nakakaloka. Sabi ni Hansi Shop, magkaiba daw ang pangarap sa pangako. Ganito po yon, sir. Kasi dyan nyo sinesentro yung argumento ninyo. Ito yung proposition ko sa argumento ninyo. So, ibig sabihin ba, pag pangarap, wala kang gagawin? O exempt ka sa gagawin? Kasi ito yung sinasabi ninyo, it's technicality. Since hindi siya pangarap, walang gagawin ng Pangulo tungkol dun sa pagkain natin o sa presyo ng bigas. Ganun ba yon? Absuelto na siya? So walang, ano, walang humpay na pagtataas ng presyo ng pagkain? Or even worse, Mr. Hansi Shop, ang sinabi ni Pangulo, alam niya yung problema at ang problema nito ay yung logistics system. Sinabi pa niya dun sa kanyang unang SONA at ni-layout niya kung ano yung mga kailangan dito at kailangan gawin din kaagad. So ito na, magdadalawang taon. Pangarap pa rin. So kahit sabihin pa natin, kahit sabihin ko pang tama ka, pero sinasabi ko sa inyo mali ha. Kasi iba naman yung sinasabi sa akin. Kasi ito yung problema, Mr. Hansi Shop eh. Wala ka sa Malacanang. Wala ka dun sa usapan. So ito yung tanong ko. Sabihin na natin na pangarap lang yon, hindi siya absuelto dun sa sinasabi niya ang pangarap ko ay ganito. Dahil wala siyang ginagawa. So, kung mag-ano kayo, magsusutil kayo, yun pong ano, hindi tayo ready. Tsaka yung funny naman. So, that's the problem guys. Ha? Dito pagdating sa argumento, pag nag-sentro kayo dun sa isang technicality, maku-question talaga kayo with regard dun sa ano, sa, with regard dun sa effect. Diba? So, okay, Sutil Sunday means, ito yung mga bawal for Sutil Sunday at Sutil Saturday. Yung, anong masasabi mo at saka anong komento mo? Kasi pwede niyong tanungin in another way. Ang hirap bigla, ano? O yung mga ano, iba naman din dyan na may homework. Di ba may homework kayo? Ano ang heritage site? Ano yung historical site dun sa, legal, sa, ano, sa lugar ninyo?
Sabi ni Rafi Guan, sinawakan niya DA pero wala naman nangyari. Parang pinagkakitaan lang yung department. Well, I hope not. I hope not. Gayun pa man, fail pa rin dun sa pangarap niya. Kasi wala siyang ginagawa para ma-attain yung pangarap niya. Eh, bakit pa niya minention? Ha? Bakit niya babanggit din sa campaign na pangarap ko ganito? Tapos wala ka palang gagawin. Kaloka! Ay, magandang gabi po. Lalong-lalo na dun sa mga kaka-tune in lang, ng mga nanggagaling sa Facebook. Uy, Sutil Sunday ngayon. Kamusta po kayong lahat? O, katanungan pa. Kung kaya kong sagutin ha, yung iba kasi kulang yung facts ko, unfair yung sasagutin ko yung mga ganon, base lang sa pure haka-haka. Ako, sabi ni Mommy Belle, kung nangangarap lang siya, mag-resign na lang siya. O kita niyo si Mommy Belle, mas harsh pa. Diba? Sabi ni Green, ayan. Kawawang private schools, walang definition sa disadvantaged students sa RA 1194. I-define nila yan sa IRR. So, pero tama naman din po kayo. Yung no exam, no pay, no exam, di ba? Naiintindihan ko yung mga pangangailangan din ng private schools, sa totoo lang. At pwede pa nating itawid. So, baka mawalan na tayo ng mga private schools, lalong-lalo na kung maipasa yung charter change. Kasi, pwede na yung foreigners pumasok dito. Ewan ko kung kakayanin mag-compete ng mga private schools na local. Sabi ni Rafi Guans, budol talaga. Ngayon, plano na i-privatize yung IA. Sobrang garapal. Actually, planong, ano, sinuggest ni Secretary of Finance Ralph Recto na ibenta yung lupa. Yung background ko, sabi ni Sonexai, I like the design of your background. Looks well, yes it is. Yes it is. Ang definition ng antique dito sa Pilipinas is more than 50 years old. Pero sa Japan, dapat more than 100 years old. Itong mga nasa likod ko, hindi pa sure, malamang not more than 100 years old. Saan ang tamang ilugar ang pangarap sa executive office kung meron sa basic needs pa na pangarap, you mean? Good point. Sabi ni Crown Fan, ibebenta. Hindi pa po sure yung ibebenta. Suggestion pa lang siya ni DOF Secretary. Pero ang tingin ko dyan, part of the trade wars yan. Alam niyo kung bakit? Kung kailan pinrivatize yung operation at natalo yung mga chuariwap. Yung mga chuariwap, yung iba doon campaign contributors. Okay. At natalo yung mga chuariwap. Anong ibig sabihin yan? Tine-trade war nila itong Bulacan Airport at saka ang SMC. Kasi kaya nag-work na ang operations ay by SMC, hindi magko-compete ang Bulacan at saka ang NAIA na airports. Okay? Maaaring ilipat lahat ng domestic dun sa NAIA, tapos dun sa Bulacan lahat ng international. Or merong international at domestic ang pero yung karamihan ay nandiyan pa rin sa ano? Sa NAIA. I mean, that's a suggestion. Ang point ko dito is, kung iba kasi ang may hawak ng NAIA, iko-compete nila yung ano, yung Bulacan. So anong gagawin nila? Magkukunsyaba sila sa gobyerno. Uy. Ano, bigyan niyo naman kami ng special privileges. 'Di ba? Mas malaki yung take home namin. Hindi kami kailangan mga ako ng 80% remittance to the government. And so on, 'di ba? Meron din po akong nakitang ano, comment na nagsasabing 80% lang ang i-remit sa gobyerno. Ibig sabihin mababawasan yung kikinikita sa gobyerno ng ano sa airport. Disagree ako. Alam niyo kung bakit? Kaya 82% yan, the rest is supposed to feed back to ano para mapondohan yung operations ng airport. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi na dati kasi kahit ganun kalaki yung kinikita ng gobyerno, pag binalance out mo, ang laki pa rin ng ginagastos nila.
So dito, it will be ano, it will be still equitable. Sabi ni Sonic Sai, may pangarap ko maging abogado. Go for it. It's never too late or too early. Basta na-complete mo yung requirements. Hi kay Noel, kay Carlota, kay Ninita, Shinshin, James, Marilu, Maria, and Alex. Oh. Sabi ni Ma'am Janet, done deal na daw ang gera. Well, like I said, diba? Nakita na natin yung strategic partnership with Australia at yan po yung inroad nila dun sa, ano? AUSUC. Australia, US, UK na triumvirate na sumali tayo dun sa, ano, sa issue ng Taiwan Strait na wala namang kinalaman sa atin. So, ibig sabihin, sumali tayo sa kanila, sa alitan nila, sa conflict nila, hindi pa naman armed conflict, sa conflict nung tatlong yon with China, and we took a side. So, yung neutrality natin nawala na. Ngayon, kung magkaroon ng conflict, sigurado na yon na may panig na tayo. Sabi ni Alberto Jimena, ignorance of the law excuses no one. Sino bang nauna, ang tao o ang chocolate hills? Hi, nagawa naman ng corruption. O nga eh. Sabi ni Rafi Guans, nakafocus sila sa international investments. Wala namang mag-i-invest sa most known corrupt country. Yun man tayo ang pinaka. Tayo bang pinaka? Sabi ni Sonic, is it possible for you to apply as an associate justice of the Supreme Court? No. Number one, mas matatalino naman talaga yung mga ano pinipili dyan. And I'm too troublesome. So, no, and especially not in this administration. Ganun lang po yan. Sabi ni RP, 6 years term ni Digong, kulang pa ba? 6 trillion na utang ng PIDUT sa admin, lagmak na Pilipinas, palala pa. Teka, hindi ba si administrasyon ni BBM ang nagsabing nabayaran na daw ang utang ng Pilipinas? So ano yung nire-reklamo dyang nalagmak na ang Pilipinas? Kung nalagmak yan, dito na. Sino ba ang in the driver's seat, sir? Ha? Yung mga paulit-ulit nyo yan na umutang ng trilyon, tatandaan po ninyo, ang utang na yan, karamihan ang galing doon sa para sa infrastructure and the biggest part para sa COVID. So, at huwag mo sasabihin na hindi umuutang ang administrasyon na ito. 2022 pa lang naka-apat na kaagad. And then more in 2023 and still more in 2024. So, hindi naman po solo ng dating pangulo yung pag-uutang. At remember, niyabang nga ng administrasyon na to, bayad na daw lahat ng external na utang, which of course is not true, dahil meron pa siyang mga inutang. May kasunduan daw si Duterte at Xi, sabi ni Hansi Sha. Kailangan specific, anong kasunduan? Kasi iba-iba yan. Meron tayong mga kasunduan in trade. Existent na po yun. Meron din po tayong cultural exchange agreement. At sinong pumasok sa atin sa cultural exchange agreement? Marcos Sr. Trade? Marcos Sr. also. So, nagbabago lang pagdating sa mga, how do you call this, quotas and so on. Yun lang po yun. So, you have to be specific kung anong klaseng agreement po ang pinasukan. Meron nga pala rin tayong diplomatic ties. Sino yung nag-establish or nagpalakas nun? Marcos Sr. Sabi ni Crown Fan, PRD made utang. Cute. But merong nakikita at daming natulungan. But with BBM, umutang sa napunta. Well, excuse me. There was one point in 2022 or 2023 na kinailangan umutang para sa halos walang kwentang service. But this was because mababa yung dollar reserves natin.
At hindi po maibibintang yan kay PRD ha. Yung dollar reserves natin malaki noon, mataas. So dollar reserves together with GDP means na will determine yung capacity natin to utang. Okay? Kay Hansi Shop. Si Hansi Shop ba yung nagsabi nun? Ah, hindi. Yung isa. Sabi niya, kasi nga, nalugmok daw tayo sa utang. Hindi po lugmok yon. Ano yung definition ng lugmok? Dumagsak tayo? Okay? Hindi po totoo yon. Kasi, well within our capacity to pay yung mga utang. So, at no point did President Duterte, then President Duterte, make utang, in your words, beyond our capacity to pay. So, sino yung nagsabing, ano, bakit hindi na lang natin suportahan si Presidente Marcos? Well, sino suportahan natin? By telling him what he is doing is wrong. Or by calling him out, Mr. President, mataas na po ang presyo ng bigas. Makinig naman po kayo sa amin kasi kami yung mga consumers. So, ang ginagawa natin dito sa particular na vlog na ito ay bigyan ng boses yung mga ordinaryong mamamayan. The more people who follow, the louder the voice, and the more likely that the administration will listen. Hindi po tayo nakakatulong kung tatahimik lang tayo when things are going wrong. In fact, form of support ang criticism at garantisado ito ng ating saligang batas under the freedom of speech, of expression, and of the press. Yes po, Sutil Sunday po ngayon. Sabi ni Ma'am Flavie, tinatanong ang inutang ni PRD, pero hindi tinatanong kung saan napunta yung bilyon na pondo para sa free ride sa carousel last October to November 2023. Ano na, wala pa dyan yung puro ayuda na gusto gawin nila Tambi at Hello Kitty. Sabi ni Sonic, say, what made me decide to use this platform? I've been micro-vlogging since 2009. It wasn't exactly a decision. It's just something that came naturally because before, marami na akong followers noon sa personal account, and then I moved to itong Luminous sa Facebook para hiwalay yung Culture and Arts chika at saka dun sa political na chika. Because kaya may culture and arts ako na discussions is because I was former commissioner of the NCCA for cultural heritage. And I was one of those who drafted the Cultural Heritage Act of 2009. And I have helped draft a lot of ordinances of various cities and at least one province para sa kanilang protection of cultural heritage. I've been in lectures all over the country about this, and I am currently on my final term sa master's ko in archaeology. So in many instances, I've had to separate the politics from the culture. Sabi ni Ma'am Cristita, hintayin natin ang diskarte ni President BBM dahil pang maramihan naman ang makikinabang sa bente ng bigas. Madam, wala pong diskarte. I'm afraid to tell you this, but that's the truth. Wala pong diskarte. Inamin po ni Secretary Laurel na walang pera para dun sa pangarap na yun. Sad, di ba? Pero ma'am, kung tunay kayo na supporter ni BBM, bakit hindi po ninyo alam na ang 20 pesos na yun ay farm gate price? So bakit niya pinangarap 20 pesos na farm gate price? At the time that he made his pangarap, ito po ang standard na farm gate prices para sa bigas, yung may kita ang magsasaka was 18 pesos. So sabi niya ang pangarap niya was 20 pesos. 20 to 22. Bakit ko alam? Kasi po ako yung press secretary and I had to explain. So, ma'am, Hindi po kulang sa diskarte o late ang diskarte. Hindi pa po niya ginagawa at all. At hindi rin nila binigyan ng political will yung pangarap na ito. Kasi kung meron, dinabigyan ng pondo itong pangarap na ito. Alam po ni Sec. Laurel kung anong gagawin.
Pero inamin din niya na hindi po ito pinondohan. Sabi ni, di ko alam yung name mo. Sobrang boring na ang karambola. Di na ako nakikinig since nawala ka. Tunog mouthpiece na sila ni Tambi. Sobrang lame, sobrang tone down. Nawala na yung maatikabong tatakayan. Ay, chika ako about that. Not about karambola. Pero in general. May mga tatlo o apat na mga komentarista sa ilang mga probinsya. Local radio ang mga ito. At nagre-reklamo sila. Sabi nila, kinausap din ang station manager or may-ari ng kanilang radio station. At sinabing either tanggalin yung host na yon or baguhin yung linya. So may ilang mga hosts doon sa mga provincial stations na wala na pong programa dahil, pansinin nyo ha, pati yung mga locals pinapansin na. Hindi mga national programs yan. At ano, sinasabihan na kailangan tumigil na sila or kailangan umalis sila. Does this sound familiar? Uy. Sabi ni Alchemy, may pera nga ang AKAP, bakit di magawa ng paraan ng bigas? Sabi ni Exercise, in denial ang supporters ni BBM. Sabi ni Tito Noy's vlog, so sad. Nung nawala ka sa karambola, the result di na ako nanood. Silip-silipin nyo naman po si na Boss Conrad kasi namimiss ko din sila. Namimiss ko nga yung dating tunog ng karambola pero yan po ang panahon natin eh. At huwag nyo pong kakalimutan, ako na po ang nagsabi na nagpapaalis talaga ang administrasyon na ito ng mga host. So, no, ano ito ha, may government official talaga na humingi ng ulo ko. Kaya wala na po ako sa karambola para dun sa mga nagtataka. Okay? Na mga ano, magpipilit pa, bakit wala ako sa karambola? Well, because hiningi talaga ulo ko. So, yun po yun. And apparently, hindi po ako nag-iisa. Ako lang siguro yung medyo nakakayanig. Pero alam niyo po ba, si Senadora Amy Marcos ay mayroon din programa sa ano sa DWIZ noon. So yun po, isa din po siyang natanggal. Pero very quietly. At ang ano, ang dahilan eh, wala, kasi siya si Amy Marcos. Oh, clue na lang dun sa nagpatanggal. Government official siya, pero ang nag-utos sa kanya, hindi government official. Clue pa lang ang pwede kong bigyan. Nakakahiya naman kung hindi sa rally ito ilabas. Di ba? Sabi ni Via Silvaldevia, pasensya na ha if I mispronounce your name, just let me know. Walang mag-i-invest sa bansa natin as long as maraming korupsyon ang nangyayari sa bansa natin. Actually, that's not true. Ang hinihingi, and I've spoken to a lot of our investors, may mga kliyente kasi tayo dyan, at ang sinasabi nila, I remember this one. Kasi a long time ago, back in the Upper Cretaceous period, a long time ago, hinahandle ko yung mga kaso ng ilang mga mutineers. Ito yung mga lumaban sa administrasyon ni GMA at sinabi na ang gusto lang po namin ay malinis na eleksyon. Because at the time, si GMA was widely believed to have won through a Hello Garcia. Okay. So, dahil kailangan kong, ano, dahil bahagi din po na kailangan patunayan ay kung naka-apekto negatively yung nangyari doon sa upod. So, yung mga clients ko who are foreigners who have invested here and had companies in Laguna, may interviews ako and I was going to call them as witnesses. Tapos nagkaroon ng walkout, nagka Manila Pen. So, hindi ko na natanong. But one of my witnesses said that, well, the witnesses said that it wasn't so much the problem in Oakwood that for them, hindi problema yung Oakwood. Kasi one day lang, it happened, nakababa, they went to jail, we had hearings, and some were acquitted, and some were amnestied.
So, hindi ko po kliyente si Sunny Trillanes. So, ang sabi sa akin, hindi yun yung issue. What was more problematic for them was yung piyak ko. What the investors want is predictability. So, yung rules dapat sinusunod. Kung may rules, predictable kasi pag sinunod. Yung discretion, kunwari, o nakuha mo na yung kontrata mo, tapos in the middle of it happening, biglang sinabi ng Korte Suprema, ay, hindi pala dapat ituloy yan because of something. So, yun, yung unpredictability means that you will spend more. So, kunwari, hindi rin predictable kung ano oras ka makakarating sa opisina kasi sobrang traffic. Unpredictable din yung gagastusin mo kasi may corruption. So maglalaan ka pa ng pera para doon. At hindi siya predictable dahil it will depend kung sino yung nilalagyan mo. Kung matakaw, ang laki. Kung ano, padulas-dulas lang, baka makatipid-tipid pa sila. So yun po yun, the unpredictability of doing business here is a problem for investors. So, yung ginagawa, tama naman po kayo nung sinabi ninyo na paano nyo sasabihin yan? Paano kayo punta ng punta abroad para maghikayat ng investors? Hindi nyo naman po mag-guarantee yung predictability of doing business here. Yun. Hindi po kami together with Attorney Vic nag-resign. Nauna po siya. Sabi ni user 664574, high price is a plan to make ayuda appreciated by people. High prices equals billions insertion. Alam niyo, brilliant yung sinasabi niyo dyan. Hinahayaan talaga na mataas ang presyo ng administrasyon. Bakit? Pwede kasi silang magpabanjing-banjing about ano, high prices. Kasi the higher the prices, the poorer the people feel. And the poorer the people feel, the more appreciative they will be of ayuda. Diba? So, that means we're caught in a vicious cycle. Kaya ng gobyernong iangat yung buhay natin. Pero hindi nila ginagawa kasi they need us compliant. And paano tayo magiging compliant? Bigyan mo ng konti. O yung mga mahihirap dyan, 500-500. Yung mga ano, yung mga ibang nagrereklamo ng mga oligarko na may mga business interests abroad, bibigyan na lang ng ibang klaseng pabuya. Yon, medyo mahal yon. Hindi po, sabi ni Ma'am Adra, hopeless na talaga itong Pilipinas. I disagree, ma'am. As long as buhay tayo, humihinga, may capability tayo baguhin ang mundo natin. It might take some time kasi syempre may mga super greedy people who are in power at ayaw rin syempre nila na bumaba o pagbigyan tayo. Diba? At hindi to pagbigyan eh. Ang problema, karapatan lang natin ang hinihingi natin, di pa nila kayang ano, kayang ipaubaya sa atin yon. Sabi ni Damon, who is today very active ano, moderator namin dito sa TikTok. Sabi niya, don't comment in all caps please. Same po dito. Yun, sabi ni Jules, so yung nangyari sa Okada is unpredictable din kasi meron ding officials na nakikialam. That is correct. So yung ibang mga investors, kung meron silang link to this government, gamitin nila yun, di ba? That's an advantage and it can make things more predictable for them. Pero the truth is, that doesn't happen with all the investors. Okay. Okay, yan. Sabi ni JK, dapat bigyan niyo po ng time si PBBM. Lagapak ang Pilipinas nung time ni Duterte. That is untrue, sir.
Kasi kaya nga tayo nakapag-utang ng ganun kalaki was because of our capacity to pay. Kung meron lumagapak man, it was during the time of COVID and not the fault of the former president. Ngayon, sinasabi niyo bigyan ng time. Magto-2 years na po. And in that 2 years, hindi po naumpisahan yung logistic system ng ating pagkain. The logistic system is the kind of support that the farmers need para they will get paid an appropriate amount. Kasi kaya nilang mag-hold out for a better price. And at the same time, it will keep prices low because they will allow competition kasi gobyerno po ang magpapatayo nitong mga cold storage, bodegas, grain silos, and so on, and other trading posts. So, pag sinabi ninyong bigyan ng time, bah, ganong karaming time? 6 years? Hindi naman po pwedeng ganon. Bukod pa doon, hindi na po depende sa lugmok natin. Naka-afford nga ang ating gobyerno for 2024 alone ng 500 billion pesos na ayuda. Eh, imbis na ayuda, eh di sana ginawa na lang nilang yung logistic system ng agrikultura. This is really a case of bad judgment, sir. Hindi ito a case of he has so much to do and so much to fix. That's not true. Hinabol nga ni dating Pangulong Duterte yung infrastructure natin. Dun sa dami ng ginastos in the Duterte administration, karamihan nun ay pumunta, went back into government infrastructure and government needs. So, wag naman po tayong mag-fake news ng ganyan, lugbok ang Pilipinas only because of COVID. But we were able to survive that because maayos yung pag-uutang. Meron bang korupsyon? Yes, ma'am, merong korupsyon. Or sir, sorry, di ko alam. But in all administrations, meron. They tried to keep it to a minimum at the very least. At nakikita natin na marami pa rin pera ang pumupunta sa public infrastructure. Doon pa lang sa mga pier, sa mga airports na nirehabilitate. The fact na nagkaroon ng Bulacan Airport at naumpisahan yan. Yung mga roads and bridges na napakatagal nang nakatenga na umpisahan. Hello, nagka North-South Connector Road tayo. Nagawa, natapos. O yung LRT na dito sa Fairview pumupunta. Hala, natapos din. Ang bilis. Free tertiary education, sir. At saka huwag po natin kakalimutan yung paglilinis sa Boracay. O yung Bicol International Airport, sabi ni MyDibs, partida. Taga-Bicol si Lenny, but that didn't stop former President Duterte from putting in an international airport there. So yun po, yun ang sinasabi natin. Hindi po ganun yun. You might have to recalibrate your thinking. At the same time, hindi naman po, walang kahit na sino sa amin dito ang magsasabi na perfect ang Duterte administration. Wala. Wala ditong magsasabi na walang corruption under the Duterte administration. Ilang beses na inaraw-araw pa nga namin dati si Secretary William Dar dahil sobrang lugmok yung kanyang mga policies on agriculture. Sobrang nakikinig doon kay Secretary Sunny Dominguez, another person na hindi namin type during the Duterte administration. Alam niyo kung bakit? Nilabanan niya yung train law ang tagal. Ayaw pa niya. Diba? Ayaw pa niya. Up to the last minute, gusto pa niyang ipatigil or wag ituloy. Tapos, lumalaban pa siya doon sa train 2, kaya delayed na delayed yun. So, hindi namin sinasabi na perfect yung dating administrasyon. Pero naman, ang daming nagawa within the first few years alone. Kaya, magpasensyahan nyo na. Mataas talaga ang standards namin pagdating sa getting around to your promises or pangarap. Okay? So, agreement na ano? Ang daming nagtatanong yung agreement, totoo ba between Duterte and China? Teka muna. Anong agreement sinasabi ninyo? Marami na pong agreement ang Pilipinas with China, starting from Marcos Sr. Ang cultural exchange agreement came after Mrs. Marcos visited China. Ang ating diplomatic relations, a little older, but yung intensified na trade relations, ayan. Also Marcos Sr. So tell me, ano yung problema ninyo?
At ano po yung confidential agreement na sinasabi ninyo? Eh kung confidential yan, bakit alam ninyo? At ano naman po ang mga nakalagay dun sa confidential agreement na yon? Kung mag-iintriga kayo, ay dapat precise. Eto, sabi ni Rome Corpus, kung magaling daw ako, bakit di ako nagpresidente? Sir, nanilbihan ako sa gobyerno. Nanilbihan ako since 1998 po bilang government consultant sa NCCA and I stayed there for a long time. Bukod dyan, nanilbihan din ako sa Marcos administration. Hindi pa nga po kami nagsiswear-in, nagtatrabaho na po ako. And yes, naaabisuhan namin ang Pangulo noon. But it doesn't mean na komo ba't alam ko yung mga sagot ay kailangan kong magpresidente. Kaya nga po kaya ko pa rin kahit sa private sector makatulong sa aking bayan. So, yung mga ganyan po klaseng ano hirit, sir, sorry, it really makes you look bad. Try something else. Sabi ni Ryan, di pa nga po umuupo si PRD, ang dami ng sumuko na adik, laglag bala, sabi lang itigil niyo yan at ipapakain ko sa inyo baka yung bala at magsitigil kayo. It's about leadership. So, sabi ni Successful Soon, QTBBM's paid trolls have no achievement to brag sa admin nila kasi they're deflecting it kay FPRD. Sabi ni Jonathan Tuston 2, what makes you against PBBM? I'm not criticizing the president, doesn't mean I'm against him. And you can ask anybody here. I have constantly and consistently said that the president is a good man. And I know, because I know him. Am I against him? No. In fact, yung pag-criticize ko sa administrasyon, alam niyo ba nung pag-alis ko, sinabi niya that it's okay? Ha? Yun yung problema kasi pag yung mga tanong ninyo is in the form of a challenge. Baka mabigla po kayo. Anong brand ng lipstick ang gamit ninyo? Ito yung kay Rihanna. I forgot the name of the brand. I only know that it's her brand. Sabi ni Viasi, mabait si BBM, ang mga devil yung mga nasa paligid niya. That's true, but the president is still the president. He holds the power over the people around him. And so it now becomes a question of leadership. And you know what? Normally, okay lang sana kung kulang sa leadership, pero magagaling yung kanyang suporta. I mean, to be fair, hindi man ako tao ni Vic. Okay? But when Vic Rodriguez was ES, you have to admit that things were running well. Though to a certain extent, wasn't perfect. Like I said, nobody's perfect, no administration is. But he did very well. And I'm afraid that kahit kami, or yung kahit yung ibang mga tao na wala na sa gobyerno, we kind of understand kung bakit nahihirapan si Pangulo. At kung bakit hindi niya, parang walang connect yung sinasabi niya dun sa nagagawa. Guys, kahit pilitin nyo agreement ni Xi Jinping and whoever, and the President Duterte, if you're not telling me any specifics and we have no evidence aside from the fact that it was reported in Manila Times, paano natin kukomentuhan yan? Sabi ni Rafael, dun sa nagsabi na lugmok ang Pinas pag upo ni Marcos kung palpak ang admin ni PRD, eh bakit nung kumpanyahan eh continuity ang sinasabi lagi ni Marcos? Ouch! How do you come back from that comment? Sabi ni Lols, anong masasabi nyo sa pagiging walang komento ni VP Sara sa pambubuli ng China sa PGC? Actually, only the president and the DFA should be allowed to comment. Bakit? Kasi binding po yan.
on the country. Okay. In international law, alam nyo ba na kahit yung komentaryo ng mga nasa dyaryo, maaaring gamitin na ebidensya yan in a case before the ICJ. Okay? That's the International Court of Justice. Aside from other things, no? So, that's why no government official should speak out of turn. Yung ginagawa po ni na Sir Tariela and ni na Yusek, sino ba yung Yusek na yun? Nagbabash, komentaryo, wala po siya sa job description nila yon. Ang talagang pwede lang magsalita about our foreign relations is only the DFA and the president himself, who is the architect of our foreign policy. Sabi ni Jonathan, you're only criticizing PBBM. For what? No, that's not true. I criticized the cabinet secretaries as well. And during PRRD's time, I criticized him as well. During the time of Gloria, I criticized her as well. And President Noynoy Aquino wanted to have me jailed for questioning why in Japan he was talking to the spokesperson of then an outlawed organization called the MILF. I'm afraid, Mr. Jonathan, is that you keep questioning me, but you don't know who I am and what I have done. Hindi nga lang talaga ako nagyayabang dito. Pero yes, that's why I've done it to other presidents before. And yes, even President Duterte, alam niyo yung maganda kay President, former President Duterte, he had his blessings. We had his blessings. Sabi niya, kung may mali kaming ginagawa, may mali ang ginagawa ng mga tao ko, speak up. And I will, as much as possible, do something about it. He wasn't able to do everything. Okay? He wasn't able to listen to the rest of us, like particularly pagdating dun sa agrikultura at doon kay Secretary Dominguez. But he was adamant about tax reform. He was adamant about reducing poverty. And he put in all the institutional requirements that vastly help us even now in reducing poverty. The problem is na wala po yung continuity. Sabi ni Clyde, ang swerte ng mga trolls, ang pinaglalaban nila kabuluktutan sa bayan, hindi ba iniisip na may apo sila at mga anak kayo sila ang pinaglalaban na ko ninyo para sa ating bayan? Totoo yun. Ano yung sinabi ng Supreme Court? For generations yet unborn. Okay. Itong si Henry Suplito thinks that he can trap me by asking the question. San ka? Sa democratic o sa komunista? Sir naman, para sa Pilipinas ako. Okay, so, and you know, yung mga ganyang katanungan, nakakaloka naman kayo. What, we don't see that coming a mile away? You know, if you want to trap me, be a little more, more ingenious. Medyo mahina. Baka mabasa nung nagpa-fund sa inyo, mapagalitan kayo, mabawasan yung sweldo-sweldo nyo. Sabi ni Facebook user, ito yung budol, continuity. Sabi ni Len, Madam, bakit di ka tumakbong presidente? Ay, natanggal na. Bakit hindi ako tumatakbong presidente? Because I can serve my country in another way. And the presidency, as former President Duterte has said, is a destiny. Destiny din po yung pagtatanggal ng presidente, by the way. Sabi ni Adelbert, PRD was the best raconteur among them. Oo. Among them, presidents. Oo nga eh. Sabi ni Amazing MD, I love the sarcasm. Oh, kayo din. Kailangan ano, sarcasm for sarcasm, guys. Hindi pwedeng ako lang ang sumasagot. Sabi ni Mavi, ha, hindi siya follower mo. Oo, totoo yan. Kasi hindi nila alam na matagal na akong naglalaban para sa karapatan. At hindi lang ano, and it wasn't just presidents. At nako,
tanong nyo kay GMA, hanggang ngayon, na nagtatampo pa yun sa akin. Kasi ang mga dinefend ko ay yung mga taong umalsa sa kanya dahil paniniwala talaga nila, at yung ilan sa kanila ay may first-hand knowledge, na paniniwala talaga nila that she stole the election from FPJ. So, at naku, si Noynoy, ay si Presidente Noynoy, sumakalangit nawa. Hindi na akong magsasalita ng maano sa kanya, pero sikat tayo nun eh. Hindi siya makadecide kung galit siya o ano, nakikiusap siya eh. Uy, paano yan? Sabi ni Rene Mercurio, ang nagpapahirap sa ating bansa ngayon at nagpapatbagsak kay BBM, walang iba kundi ang... Akala ko it was ano? Akala ko rin eh. Ako yung tinatrauma. Oh my gosh, hindi ko nakita yon. Ay walang iba kundi ang misis niya lang mismo. Di naman siya binoto pero siya yung acting president. Oh my gosh! I was reading. I thought you were at all. Pasensya na. Oh my gosh. Sorry na, sorry na. Okay. Sabi ni Jason, kahit sino nakaupo, maraming kukontra hanggat may sariling interest. Hindi po totoo yan. Kasi pwede talaga tayong kumontra para protektahan ang ating karapatan. Kung sasabihin mong sariling interest yun, aba, legit na interest yun, nasa saligang batas eh. So, hindi po ganun kadali yan. Hindi mo pwedeng sabihin ang basta kumontra ay para sa sariling interest. Naman! So, pag nagkakamali ang gobyerno at ang feed, ano, siyempre, nagkakamali sila unless naniniwala ka may perfect na gobyerno o administrasyon. Diba? Ang kumukontra po, meron din pong lumalaban para sa kanilang karapatan. Di ko rin naman sinasabing may mga ano, walang lumalaban para sa sariling interes. But in this case, ano naman ang mapapala ako dito? Instead of getting more clients, matatakot yung ibang tao sa akin. Hi kay Z Food Lover at kay Expat Traveler. Sabi niya, every time I watch your live, I'm learning from you. Sabi ni Miro, excuse me, lahat ng critics may pros and cons. Guilty lang ang mga mag-suffer. Nag-suffer din yung hindi guilty. Like, natatanggal sila sa trabaho dahil merong natatakot sa kanila. Kung ang NCCA or NHCP daw ay may batas para sa Chocolate Hills, hindi kasi siya cultural property eh. Although, baka ano, dun siya sa Protected Landscape Act, sir. NIPAS. Sabi ni Nelson, bakit po ang mga troll, ang tinitira nila ay yung mga against the government ni BBM? Bakit di nila ipromote ang mga amo nila? At ito po kasi yan. Ang chika, di ba, may government trolls. Okay? The problem is, yung mga nag-aabiso sa kanila, ano, may us or them mentality. Ay, di yan pwede. Ay, hindi yan ganyan. Instead of, you know, promoting actual service, inaaway nila yung perceived enemies nila. So that is the mark of a bad strategist. Kasi imbis na you know, politics is addition, di ba? So imbis na hikayatin nila yung admittedly marami dun sa mga influencers ang magagaling mag-convince. Instead of convincing them, or us, here, inaaway tayo. So tama po kayo. Dapat ang pinopromote nila ay yung magagandang ginagawa ng gobyerno na ito. Eh, ito yung problema. Number one, baka konti lang yun. And number two, baka hindi sila talaga marunong. Ito, sabi ni Johnny Walker, pangako, Queen, nakakahiya ka. Rally pa more. Oy. O pagkatapos kong sagutin to, banding ka na ha. Anong pangako, Queen?
Queen talaga ako, magaling talaga ako. Pero sir, hindi niyo nakikita. At baka mas kawawa kayo pag in-explain ko na hindi po umuubra yung mga sinasabi ninyo na hindi pa nga ako yan. Aspiration! Naks! Pangarap! Ay kung mga ngarap lang siya at wala siyang gagawin, alam nyo, mas mukhang pinagmumukha niyo namang tanga yung boss nyo. Huwag po ganyan. Ako, kahit anong sabihin ko, hindi ko sinasabi na ano, ganyan si BBM. Kayo po ang sumisira sa kanya kasi ano yun, mukha siyang siraulo. Pangarap-pangarap ang sasabihin niya sa kampanya. My gosh, number one. Number two, tingin niyo, wala akong personal knowledge. Ha? Ang mali po ninyo, inaamin ninyo, cabinet secretary ako noon at press secretary. Alam niyo ba dun sa mga even smaller meetings kasali ako? Mabait lang ako. At, you know, considering how many things are happening there, I don't bash the president. I still think that he's a good man. So if you're coming after me, remember this, sir. You're coming after the most moderate critic. Okay? Bakit hindi nyo kasi kaya si Maharlika kaya nandito kayo o ako yung assignment ninyo? Nakakabaliw yung ginagawa ninyo. Kasi even now, iaaminin ko pag may mali ang Duterte administration. So, huwag po kayong ganyan. And you know that in the first full year after I left government, I defended the president. Ako yun. In fact, takang-taka sila doon sa karambola. Bakit, I refused, absolutely refused to talk about the first family except, si Sandro because he's a congressman and I never even criticized Sandro. Diba? So, I think you're making a mistake here. I think you're making a mistake coming after me because the most that I have been saying are the failures of the plans. By the way, ha, masaya pa dapat kayo na sinabi kong pangako kasi sa totoo lang, plans na po siya. Andun na po siya sa SONA number one. Andun na po siya sa mga cabinet meetings namin. So he actually planned all of this. And then pinaubaya na niya. And nothing happened. So if you stick with that line of argument, sir, naku, kawawa kayo sa susunod na rally. Sabi ni Ma'am Maria, of course, sariling interest natin para maging maganda buhay natin at di tayo maghihirap. Sino bang walang pangarap sa buhay na umunlad? Diba? O nga naman. Opo, well, folks, pwede na. Oy, wala. Ang wrinkles. Meron ako dito sa kita yan in person yung mga lines ko dito. Tapos meron na akong mga crow's feet. Covered lang siya. Magaling lang talaga yung aking makeup. Pero yan, pag nakikita yan. Uy, hindi ako na sa stress. Sabi ni Ma'am Anne, hindi ako umaasa sa 20 per kilong bigas, pero TI. di ko inasahan na aabot sa 60 ang kilo. Not to mention, naging number one importer pa tayo. Suporta para sa magsasaka, Mr. President. Ay, may bagong account na naman. Uy, ang tsaga talaga ni Troll. Guys, bigyan naman natin ng isang matinding, ano bang gagawin natin? Palakpak? Isang matinding palakpak sa mukha. Sa mukha niya, ganun. Sino nagagalit? Sabi, huwag po kayong magagalit, sabi ng isang troll. Yan yung style nila. Aasarin ka ng aasarin, tapos it's a bad thing pag nagalit. Nakakaloka, di ba? Tapos sasabihin, bitter ka lang. Uy, bitter. No, sir. Maling pronunciation ninyo. Better. Hindi po bitter. I certainly am better at you than arguing.
kaloka kayo ha. Oh, mga kasutil, nasa na yung mga kasutilan ninyo? Sabi ni John, 1,000 ko ngayon, halos wala na. Plastic, labo na lang ang plastic, labo na lang ang daladala ko. Sabi ni Alchemy, she's better when she's angry. That's true. Sabi ni Pang Pao, pakitanong kay Attorney Awesome how to be awesome po. He was born that way. Delusional. Loko lang! Ganun na talaga siya ever since. So, it's not something you do. It's something you are. Siya yun, ha? Hindi ako. I'm just better. Sabi ni Real Me, isa sa mga salot at pabigat sa bayan ang mga tol sa gabal sa pag-unlad. Hindi lang po yun. Binabayaran sila ng pera natin. So, ay, naku! What are we going to do, guys? They're running on our money. So, ay, kaloka, di ba? Pamukha naman natin sa kanila yan. Hoy, kayo, binabayaran kayo ng taxpayers' money. Galingan nyo naman. Go after the ones that are causing a lot of damage. Huwag po kayo dito. Kasi sa totoo lang, may times na pinoprotektahan pa namin. So, kayo din, pag nawala yung mga moderates sa mga DDS, kayo din ang kawawa dyan. Sabi ni Ma'am Nem, sino ba yung troll na yan ang ma-report namin? Anong sa TikTok eh? So, di ba alay yung mga taga-TikTok, kaya nyo na yan, di ba? Di ba? Kailan ang mag-usig rally sa NCR? Hindi ko pa po alam. Pero they will be in Luzon, I'm sure. Correct po kayo. Sabi ni Mark Jason Villanueva, parang pinag-usapan ang pagiging food sufficient under BBM's leadership sa DA. Anong nangyari dun? Uy, si Nathan Joe sinasabing, wag naman po kayong magalit. Uy, parang hindi kayo halata. Yung mga aasar na mga aasar, mga iinsulto, tapos pagka may nagalit, win pa sa kanila yon. Darling, hindi yon win. You should be winning more people to the side of your boss instead of making them enemies. So, ano ba, secretly you're working for us? Aminin nyo na lang. Hindi naman namin sasabihin sa boss nyo eh. Sabi ni Sunshine, can't we file our own taxes? Hindi po yung auto-deduct. We have expenses also and it should be taken into consideration. Gobyerno po ba kayo? Kasi ganun po sa gobyerno talaga. Pero dun sa mga private na ano na employers, na employees, pwede po. You can. Kasi di ba you have to file jointly with your spouse if you have a spouse. I don't want to presume anything. So, pwede yung spouse nyo yung mag-file. Sabi ni Kent Araneta, alam mo Kent, mali po yung ano ninyo. Sabi niya, ang sad daw, bakit daw tinawag na prayer rally? Eh ang daming pagmumura. Bakit, Sir Kent, prayers niyo ba yun? Religion niyo ba yun? Kayo ba po ang sponsor ng rally na yun? Di ba? Anong pakialam ninyo dun sa rally ng mga taong nagsasabing silang nagdadasal? Diba? Anong sinasabi? Hindi lang separation of church and state, pero nirerespeto dapat ng bawat mamamayan ang karapatan ng bawat tao sa kanilang relihiyon and how to practice it. Yes, it's a right. So kahit sabihin niyo pang sad, mas sad po yung hindi nakakaintindi at nakikialam sa relihiyon ng may relihiyon. Sabi ni Mamarilu, yung mga trolls, ang tatamad o maliit lang ang utak. O wala bang mga katanungan para meron tayong ano? Para meron namang supporter-driven questions. Hindi lang puro trolls.
Sabi ni My Dibs, ang galing ah. Magkumagkuda yung mga nagmumura. Ha! The hypocrisy. O nga naman. So, hindi ko pa, guys, huwag niyo mo tanungin sa akin yung post ni Sas. Baka hindi ko pa nababasa. At totoo lang, I've been out most of the day. Kaya nakamukha pa. Sabi ni Tony Amor, during martial law, there's only one newspaper, the Daily Express, owned by Cocoy Romualdez, and radio and television network government noon. Imagine how information can flourish. May bulletin. May bulletin today po. At hindi naman nawala yung Manila Chronicle kaagad. Op, reminder lang po sa atin lahat, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Bakit parang tahimik ang Supreme Court sa lahat-lahat ng mga reklamo? Sino dito yung may alam ng ano ng sagot dyan? Kasi sir, ilang beses na pong natanong yan. Pero sige, sagutin ko kayo ngayon. Kasi Sutil Sunday ngayon, pinagbibigyan ng mga sutil. Okay? Hindi po pwedeng magsalita ang Supreme Court nang wala silang kaso na dinideside. The Supreme Court speaks to the cases. So kung wala pong kaso, wala. Hindi talaga sila pwedeng magsalita. Kasi baka may umakyat na kaso, may bias na. Sabi ni Well Falks, what can you say about Castro's intention na ipatawag sa Congress si Tatay Digong? I'm afraid that, you know, that she should be careful what she wishes for. Kasi baka dumating eh. He is going to eat her alive. Alam nyo ba? I-replay nyo na lang po yung presidential debates at tignan nyo kung ganong kakengkoy ang pangulo natin, ang dating pangulo natin. Sabi ni... Shoutout from Cavite. Teka, Facebook user. Di ko alam yung pangalan niya. Para dun sa nagkukomento doon sa Luminous Group, lagay niyo po yung name niyo kasi hindi lalabas siya as Facebook user lang. Hi kay Tara. Hi kay Mavic. Hi, anong bagong chika? You mean aside from the, ano? Yung mga komentarista ng radyo na mga natatanggal sa, mysteriously natatanggal sa trabaho dahil mayroong government official na nakiusap. Ewan ko po. Sutil Sunday po ngayon, it's Ask Anything. Tanong ni Maui. Okay. May magagawa ba daw ang Korte Suprema sa mga contempt ng HOR at SOP? Senate of the Philippines. Ah, okay. Doon sa kaso ni Lincoln Ong, may nagawa ang Supreme Court. Although, medyo moot na siya. Gayunpaman, pwede po kung with grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Pero like I said, mahirap kasi nirerespeto ng Korte Suprema yung separation of powers ng tatlong branches. Power talaga ng Senado mag-hold ng inquiries in aid of legislation at meron sila talagang contempt powers na nakalagay po, nakasaad po yan sa ating saligang batas. Pero pwede nilang i-review kung ito ay attended by grave abuse of discretion. Naghahang ang aking TikTok. Ayun. Okay. Sabi ni Larry Lynn, 2016 presidential debate, Kuela, PRRD, 2022, Talino, BBM. Pero PRD was serious. PBBM was... Grabe! Ang sakit!
Sabi ni Adla, anong comment po itong admin ngayon bulag sa behavior ng Israel sa mga buhay ng Palestinians? Unfortunately po, sole architect of our foreign policy is the president. So, yung pong foreign policy natin, mukhang sumusunod tayo sa US on that. No matter how uncomfortable it is for the rest of us. Ganun po. Presidente po talaga ang nag-ano, ang nag-set niyan. Sabi ni Telna, yung time nga prayer rally dapat merong mga video na pinakita during campaign na sinasabi ni Budol President para makita at makonsyensya. Nga. Sabi ni Cagayan, crypto trader, hindi na uso ang korte ngayon, ma'am, kasi may judge na hindi tapos sa law. Senadora pa, no? Grabe kayo. Nag-akala ko talaga ako na yung pinaka-vicious dito. Hindi, talo niyo talaga ako. Sabi ni Arabelle, ano po yung nangyari dun sa Philippine map dun sa Luneta? Wala na po kasi nang nagawi dyan. Di ba part yun ng park? Actually, ay, ginawa ni dating ano Presidente Marcos yun, senior. Kaya nga, di ba, may nagkomento na kamag-anak nila na sinabing, ay nako, Marcos destroying Marcos. Wala po. Hindi nila pinarusahan yung ano, yung pinuno ng National Museum na nagsira po nun. Sabi ni Janet, parang may mga trolls sa TikTok na bayaran if negative ang comment mo about Marcos, pagtutulungan ka. Kaya nga dapat yung ano, yung hindi automatic post yung mga comments dun sa mga sa regular account. Hindi sa live, andyan na sila eh. Pero ano, yung sa regular na posts, pwede nyong i-review muna bago i-allow. Sabi ni Woody, hey, di nakita kampi kasama si Aimee. Uy, iyak naman ako. Saktan ako doon. Pero konti lang. Anong kwento ni Michael Mana, kaibigan ni Liza? Well, allegedly, aralin ko nga uli yan, pero laki ng controversy tungkol sa kanya. Balikan ko yan ha. Kasi nga, allegedly, he's involved in criminal activities. So, and supposedly, is known for those criminal activities. Tapos, supposedly, na-appoint siya as something. Hindi ko pa kasi, kaya hindi ako nagkukomento masyado kasi hindi ko pa po nakikita yung appointment papers niya. Kung totoo yun. Although, naniniwala naman ako dun sa mga naglabas ng balita. Sabi ni Ate Liz, dun sa Chocolate Hills, can the local officials still not issue any permit to build any structures kahit may permit? Pwede nilang i-revoke. Kung may fraud involved, kung merong mga hindi na-disclosed, kung merong nabayaran, kung merong ano, sinundan na recommendation from whatever. So, pwede pong i-revoke ang permit. Yes po. Sabi ni Milo, bakit tahimik ngayon si Nograles? Sino si Congresswoman? Kasi sunod-sunod yung supalpal eh. Kayo talaga. Tinig ko, ano eh, umiyak talaga siya the last time yung dinumog siya ng nega post. Na ano daw talaga siya eh. She really felt bad. And ngayon, naglabas na naman siya against VP Inday. Eh, mukhang ano na naman siya. Mukhang na inulan na naman ng nega post. So, ala.
Sabi ni Liberato Honda, tumigil ka. Sinong pinapatigil niyo po ako? Ha? Ako? Ako? Pinapatigil niyo? That's really funny. That's a joke. Ako patitigilin niyo? Mga presidente nga, hindi ako mapatigil. Ikaw pa. Sabi ni Florante, tabo-tabo, nega talaga. Ay, oo. You're welcome, ma'am. Ay, Ate Liz. Ay, andyan si Adrian. Si Tamba ay feeling president and ang HOR ay feeling PCO naman. Napansin ko yun. Di ba araw-araw yung press con ng ano, ng House? Di ba? Naroon pa silang House TV, Congress TV or something like that. So tapos sila po yung naglalabas ng mga magagaling na ano na at ito yung tanong ko, sino mas magaling, yung mga congressmen o yung PCO? Kasi ako tingin ko patas lang eh. Yung isa super tahimik tapos hindi maka-explain. Yung House naman explain nang explain, ayaw tumahimik pero palpak pa rin. Sabi ni You and Mex, dami ka pala trolls na follower. Hindi po sila followers. Kasi yung mga followers dito, most of them tunay. Yung iba, nag-aabang. What other recourse does Pastor Kibuloy have if a warrant for his arrest is issued to force him to attend the hearing on both houses? Can he go to the Supreme Court? Yes, he can question it. Yeah. Sabi ni Well Falks, iyak na yung mga trolls, pati account ini-stalk. Oh. Tinatanong ni NLZ Bebs, pupunta po ba kayo sa Davao sa birthday ni Tatay Digong? Sa birthday? Magkasunod kasi po kami ng birthday. Tapos ako ka-birthday ko po yung anak ko. So normally hindi ako pumupunta ng birthday niya. Ng birthday niya. Magtatayo daw po ng seaport ang US sa Batanes facing Taiwan. Gusto talaga nilang isubo. Yun yung ano. Nalulungkot ako doon. At sana wag nilang, hindi nila ma-affect yung protected landscape ng Batanes kasi meron din pong protected landscape yan. Sabi ni Clyde, kaming true followers, nakikinig lang tapos nagtatanong pag di maintindihan o may gustong sabihin. Sabi ni Jobs, daming learning sa'yo ma'am, galing nyo. Naintindihan ng mga ordinaryong tao tulad ko ang mga ganap. Alam nyo, sinasadya ko minsan na normally, dati, hindi ko binabasa yung mga compliments. Ine-enjoy ko lang yan privately. Pero minsan, binabasa ko talaga siya kasi may nagagalit eh. So, that's what it means to be sutil. Sabi ni Tony, dati akong loyal to the Marcoses. Pero ngayon, I'm so disappointed. Sabi nila, ang pagkakamali ng ama di dapat ipataw sa anak. Kaso sobra pa palang pagkakamali ang ginagawa ng anak. I mean, everybody makes mistakes. Pero the problem is when the mistakes have a long-lasting effect on the people, kailangan talagang sa pagsabihan. Eh, sino pa ba ang magsasabi sa kanya kundi tayo? Asahan niyo ba yung mga sip-sip na nakapaligid sa kanya? Nasabihan sa sabihan siya ng totoo? Ako, I don't think so. Sabi ni I Am Will, totoo bang nagpatayo ng school si FPRD sa China na kaname sa nanay niya? Hindi po, ang nagpatayo ng school ay yung mga taga-China. In-invite siya dun sa opening nun. They named it after his mother to honor him. And nung nandun siya, pinatawag siya ni President Xi at nagtsikahan sila. Ang kwento ni FPRD sa amin, it was really mostly personal chika lang eh.
Mga ganon. At sinasabi niya, medyo kabado siya about the about conflict that might be inevitable. Sabi ni Jean Phoenix, may plan ka po bang tumakbo sa Senado? Bubota pa ta. O ganito po yan, mga madam, mga sir. Kahit magplano ako, ang hirap kayang ponduhan ng isang Senate run. So, malabo pong mangyari yan. Di po ako billionaire. Hindi ako, gusto ba natin maging millionaryo? So, oh my gosh! Sabi ni Watari, the Wonder Boy, what if hiwalayan ni PBBMCD sa para tumindig sa sakili niyang judgment? Katakot mag-comment dyan! Although, ano pa ba yung makukuha sa akin? I don't think he will do that. Because if there's anything, PBBM is really good to his wife. Okay? Sabihin na natin yun. Mabait po ang ating Pangulo at mabait po siya sa kanyang asawa. Mabait siya sa kanyang pamilya. So, if it will cause hurt feelings sa kanyang may bahay, hindi po niya gagawin yun. Sabi ni John Gallardo, nakakatakot yung tanong na what if, ha? Sabi ni Francis pala, si John Gallardo, sabi niya, hindi yan mangyayari under PBBM. Sabi ni Ma Maria, kahit di kami millionaire, andito kami para sumuporta sa'yo. Ma'am, mahal talaga. Ay, siguro, kung may mag-continue, pero ma'am, mahal talaga. Alam niyo, pinakikinggan ko yung mga tsikahan ng mga senador. Ay, mahal talaga, ma'am. Sabi ni Amer, bilang Pilipino, sampal sa atin ang mga military bases ng Amerika, pananakop na ito. Pero kunwari daw, Philippine bases, para hindi halata. Nakita ko na nga yung mga komento ni Secretary Gibo na we need to fortify our defenses, particularly there in Batanes. Alam nyo, in an era of intercontinental ballistic missiles, I don't know if that will still hold true. Gayun pa man, medium range, ano? Ay, nako. Nalulungkot ako kasi sino ba yung mga mamamatay sa mga ganyang eksena? Ito, seryoso to. Seryoso to. I am still in the stage where I'm hoping matauhan si Presidente BBM. But I'm not counting on it. Alam nyo, may hope ka. Parang, sige, pagdasal natin na magbago siya ng isip, but at the same time, maghanda tayo just in case. Sabi ni Tony, ilang figures po para makatakbo sa Senado? Curious lang po. Billion ko po eh. Yun yung last na pagkakaintindi ko. Of course, well, I'm already intimidated by that. I do not even aspire to go back to government. Ang saya-saya kaya dito sa social media, tignan nyo, may Sutil Sunday tayo. Kayo talaga? Bakit kailangan niya ng pag-usapan? Sabi ni PRD number 1, if war does break out, what should we be preparing for and what to expect? Well, we need to learn how to grow our own food. We need to be preparing to grow our own food. Kasi yan ang unang mararanasan ng isang bayan na may conflict. Pangalawa, fuel. Yung mga basics, kailangan kaya natin ang sarili nating basics. So, iniisip ko nga gumawa ng yung mga hand or foot crank generators. Alam mo ba yun? So, of course, may solar, may wind, may tidal na energy sources. They're not very efficient yet. So, pero meron namang mga
hand crank generators and so on para pampapayat sa atin. So yun ang tinitingnan din dapat natin, is that we must be able to prepare ourselves and our households for the disappearance of certain basics. Kailangan marunong din tayong gumawa ng ano ha, ng mag-grow ng sarili nating pagkain at ano, how to convert our yung staples, kung ano lang ang kaya. So ito yung kina-worry ko. Sa laki ng mga imports natin sa bigas, inevitable po yung gutom kung magkaroon ng seryosong conflict. So kailangan handa po tayo. Mabuti na yung handa ng maaga. Sabi ni Ma'am Emma, eh di tayo mahal ni PBBM kasi parang okay lang kung ma-hurt niya tayo. Alam mo, Ma'am, ang ganda ng pagkasabi mo. Parang napaka-personal, pero totoo po yun. Parang, yun nga eh, mahirap na i-reconcile. Mabuti siyang tao, pero sinasaktan niya yung kanyang mga constituents. Sabi ni 4L3J4NDRO, mali isipin ang isipin mo, kakainin mo when nuke bomb is flying. Di tayo papatulan ng China. How sure are you? Ang galing niyong magsabi, how sure are you? Eh tayo nga yung pinakamadaling patulan, number one. Number two, kahit wala ditong conflict within the Philippines, a war this close will mean trouble for our imports. Also, alam nyo ba kung ganong kalaki ang imports natin sa China? Do you think that we will be, ano, hindi tayo mahihirapan nun? I'm not saying we won't survive. Ingenious naman ang Pinoy. Pero isipin nyo yung hirap at yung suffering ng ordinaryong mamamayan. Madali to be dismissive. Sabihin, eh, di tayo papatulan ng China. We're too small. That's precisely why papatulan tayo. Mahirap i-attack yung mga malalaking ano, bansa na may nuclear weapons in their own country. Even if they can do that, they'll go for the one with the ano, with the least effect on the rest of the world. Sabi ni Toto Briones, ang frozen assets ba ay ang kapalit ay Filipino nation? Yan ang sabi. Night. Sabi ni Domzy, ask lang po ano ba ginawa ng mga previous administration sa mga farmers. Well, si Duterte started off the NFA well. And in fact, Head Secretary Manny Piñol, di ba? So, panahon ni ano ni Noynoy, problematic tayo kasi nga asyendero yun eh. So, to be fair, ano, the maganda yung start ng Duterte administration, pero under William Dar, pretty bad. Pero tapos nagkaroon ng rice tariffication law. Pero in the meantime, while that was happening, ang problema was creeping increases yung ating ano, yung ating imports. Pero hindi nagginalaw masyado yung sa bigas until nagka-RTL. Ang malaking problema natin, halos nasira nga yung pork industry. So nung sinabi ni BBM na tututukan niya yung ganito, yung pork, yung bigas, yung vegetables na ini-import natin na nasisira ang local economy natin, ang local production natin, sabi niya tututukan niya yon. Unfortunately, yun nga, hindi nagawa. So what he was promising was to fix the problem. Oy, promising, gagalit na naman yung mga trolls. Sabi ni Well Falks, Iri. Ah, yung Iri dito yan, pero atin ba yon? Pinapasok niya. It's an international institute that is based here. And in fairness, they're based here because we are one of the oldest civilizations dito, one of the oldest civilizations to have cultivated rice was here in the Cagayan Valley sa Pilipinas. So one of that. Plus, ang dami-dami nating species ng
bigas noon. Ewan ko kung lahat ay well at na-gather yan ng iri. So nakaano yan, yung kanilang DNA ay nakabangko diyan sa iri. Sabi ni Miro, nakita ko sa balita na bigay sila ng binhi pero tubig ang krisis bagong Pilipinas. Ang sakit. Ang sakit. Sabi ni user, does Imelda, oh, the president's mom, know what the president is doing? I don't think so. She, you know, she's in her 90s. I don't think ginugulo talaga siya ng pamilya niya para mag-worry, di ba? Sabi ni Tony, my father fought in World War II and was a member of the infamous death march to Capas, Tarlac, and was incarcerated for more than 2 years. Leaves us a simple lesson about war. Pray don't experience war in your lifetime. My father, my grandfather, my uncles were guerrillas in World War II as well. Yung family ng mother ko, her father was a guerrilla din, at nag-survive sila because dun sila sa Laguna. Ang father ko, first sa Bulacan, and then they went north. Ang lolo, napakain pa niya yung kanyang pamilya kasi marunong siya dun sa mga edible fruit, edible roots and tubers that he could gather dun sa gubat-gubat pa ng ano ng Laguna at the time. So kahit paano napakain sina mama. Ngayon po kasi since kukunti na yung mga areas na pwede nating gamitin for that, kailangan maumpisahan natin ang ating self-sufficiency. Okay? Alam nyo, pag inutusan akong sumagot, di ko ginagawa. So till Sunday po ngayon. Yan ang ibig sabihin ng sutil, sir. Okay? So, meron pa siyang tama yung question ko. Uy! Mali ka doon, sir. Unang-una, ano yung patunay mo? Wala! Lakas-lakas niya humingi ng ebidensya sa amin, tapos kayo. Lakas makautos. Sabi ni Boji, meron po bang batas para ma-shutdown mga accounts ng mga identified trolls? Wala po. Sa totoo lang, it would have been possible under Duterte, pero vinito niya yung provision no, ng cyber libel, ng cyber... nung SIM card registration app. Sabi ni Lucaret, binili na halos ni Villar yung mga palayan eh. Sabi ni Denden, mga iyaking supporters ni Benben. Oo nga eh, akala nila pag nakahirit sila dun sa comment section, panalo sila kahit umalis sila. So, ang mali nila, pag sinagot natin dito, eh di talo pa rin, walang effect yung kanilang pagtutol. Bakit natin pinapatulan ang mga trolls? Para kaya nyo din sagutin later on. Kasi baka tumalino sila eh. They will ask the same things over and over, possibly in different ways. So, kailangan ano, tablahin din natin habang wala pa tayong masyadong ginagawa. Malay nyo, magkaroon ng momentum, magkaroon ng pagbabago sa gobyerno, baka biglang makinig si Presidente BBM. Makikinig lang siya kung marami tayo. So kailangan natin i-explain din sa ibang mga followers yung mga ano, hindi pa nila ma-articulate yung inis nila. Bakit sila inis? Diba? Yung iba, kaya nilang sabihin, ang mahal kasi ng bilihin. We're just parang running in place lang just to catch up. What they're making is just enough. So, sabi ni Tony, how yellow is BBM? At chika, BBM isn't yellow. I really don't think that he is. However, there are some officials and non-officials who are actively courting the yellows. Baka makuha nila yung 14 million ni Lenny, di ba? Eh, ang hindi nila alam, medyo mahirap po yun. So, yung mga dilaw, they're not pro Duterte, but they're not pro Marcos either. So,
mahihirapan silang ligawan yung mga yon. Real talk lang. Ako kasi, nung natapos na ang eleksyon, ang inaano ko na lang is pinapatulan ko na lang yung mga yellow or pink na trollish ang behavior. Pero kung hindi naman, iba sa kanila, kilala ko for a long time. Sabi ni Ariel, Ilocano ko, support ako kay BBM pero lagi siya tahimik sa issue ng mga tao niya. Yun nga eh, parang ano ba, do you care about your people? Sagutin niyo naman, baka naman merong mga ano, meron naman kayo nagawa na matino. Ay, maganda. Hindi ang sobrang tahimik ninyo, bakit hindi ninyo sinasagot? Sabi ni Jerry, yan ang hindi alam na mga gustong-gusto ng gera, eh puro dakdak lang naman. Sabi ni Alchemy, 20 pesos na bigas lang ang personal agenda ko. Sabi ni Sangyon, sa tingin niyo ibaban din ng Pilipinas ang TikTok. Yung last komento po ni Presidente BBM is, yun nga, nung una, ayaw-ayaw ng mga tao niya kasi national security ka-ek-ekan, China, ganyan. Pero sabi ni Pangulo, no, I think ano, it's good for business. Hindi, tapos na. Tapos na yung usapan. There are some kasi business interests who are on TikTok and they need it for advertising. Ang social media po talaga, ang contribution niya to the economy, aside from the fact na ang daming online sellers and buyers, ay yung ano, yung revenue from advertising. Sabi ni Ma'am Clarissa, if in case conflict arises in the EEZ, hindi po mag-a-arise sa EEZ. Yung mga conflict about our claims, particularly our EEZ, as well as yung claims natin sa KIG, hindi po yan ang magiging cause ng alitan. It's only a reason para kampihan natin ang AUKUS. Yan. Hindi po yan, ano, not gonna happen there. Masyadong maraming maantala. International shipping lane yan, that's very, very busy. If conflict arises, it will not be there. It will be territorial. And it will not be about that. Right? Or maybe they could use that as an excuse, no? Pero mostly it's used para kumampi tayo dun sa interests ng US at para maibenta sa sarili nating mga mamamayan na this is the side that they should take, that we should take. Yun yun. Sabi ni Emmanuel, naawa ko sa bayan natin, bakit parang hindi natin kaya tumindig nang walang pinapanigan? Kaya po natin. Kaya lang, syempre, may mga interests na hindi interesado sa ganun. Yes po, alam natin na mawawala na ang TikTok sa US, but the question was Pilipinas. Sabi ni Liam, yung lolo niya sa mother side ay lumaban din sa World War II. Yun. Okay. So, mayroon pa bang mga katanungan? Sabi ni amigo ng bayan, naku, nangangamoy ka po. Opo, maganda yung pabango ko. Ano ba yung ginamit ko ngayon? Ah, yung ano ba? Yeah. Basta it's one of those designer labels. I have several, eh. So, I use a different one every day. So, you're welcome. Naamoy pala via ano, online yung pabango ko. But meron ako, ato yung isa, maraming binigay sa akin ng isang klase. Ang hindi ko nagagamit yung Calvin Klein, hindi ko pa nabubuksan. So, Taylor Swift, wala ako nun. Sabi ni Ma'am Marilu, guys, baka di pa kayo nakaka-like, share, at subscribe. Please like muna at share na
na rin natin at huwag kakalimutan mag-subscribe, hit the notification button para ma-notify tayo pag may live si Attorney. Salamat! Nakakatawa lang yung FB group na The 31 Million Movement, sabi ni Edgardo. Masyadong biased against the Dutertes. Mag-post ka lang ng tungkol sa mga Duterte without specific, like kung pro or against, declined ang post mo sa kanila. Well, hayaan yun na. Yung ganun. As long as it's in, well, sarili nilang wall, so they get to say what gets posted there. O nga, pati yung pabango ko, pinapakialaman nila. Sabi ni Z Food Lover, 31 million pa ba? Grabe, ang galing mo. I-affiliate nyo mo yung pabango, sabi ni Red and Gray. What does it mean to affiliate yung pabango ko? Sabi ni Larry Lynn, 31 million, baka nga lahat yun dahil kay Int. Grabe, you guys are so harsh. Oh, don't get me wrong. I love it. But grabe, you're so harsh. Sabi ni Jang, ignoring Philippine current issues is elitist or arrogant. Yun na, parati ako natitigil when somebody says something that's so true and so well said. Thank you, Jang. Kulit, itong si Ariel, oh. Kasi di kayo nagpa-follow. Follow ka muna bago ka magtanong ng mga ganyan. Sabi niya, Trinitrix, bakit kayo umalis sa BBM admin? Nang beses ko nang i-explain. Because it was impossible for me to stay and officially health reasons. Billie Eilish na perfume ang bango. Okay, I am now taking perfume recommendations, guys. Ah, parang endorsement pala yung affiliation. Magkakaroon ka ng commission sa bawat pabango na mabibenta. Ah, to me, I'm so clueless about these things. Thank you po, I will look it up. Kasi sayang. As per Attorney Glenn Chong, sabi ni Ma'am Bicolano ng makulit, at sige, ito yung huli natin para ano, when we close this live, eh may maasal. So, as per Attorney Glenn Chong, di po yan 31 million. Smart magic daw po yung karamihan na yon. Oh! Yes, I know what Attorney Glenn Chong is saying, pero you know, you phrased it rather well. Ay! Umalis na ako sa 31 million. Pinagmalaki ko pa naman. Oy. Sabi ni Well Falk, still prefer eternity. Sabi ni Ariel, bakit ka umalis kay PBBM? Choice mo ba o dahil sa nakapaligid sa kanya? Alam niyo, Ariel, ikikwento ko yan sometime soon. Affiliate marketing pala talaga. Seryoso, smart magic talaga, sabi ni Sangyon. Shucks, kaloka. Ah, sabi ni Z Food Lover, dapat may OOTD ka na rin dito sa TikTok, nakakamiss. Kayo sa ano, Facebook and YouTube, what do you think? Dapat ba meron tayong outfit of the day na galing sa Karambola pero ipapirate natin dahil wala naman ako doon. So, sabi ni Roberto, 31 million pero ilang kaya ang share ni Smartmatic? Sabi ni Eve, sa Hong Kong, ikaw palagi ang pinakikinggan ko. Hi, Ma'am Eve. Andiyan pa kayo nung pumunta ako ng Hong Kong, which was a long time ago. Panahon ni Presidente Duterte. 31 ay totoong nakikita naman noon. Ah. Malakas ang Marcos that time. Sabi ni Eleazar Rodrigo. Ano guys, anong sagot natin dyan? Ma'am, wag po kayong matrigger. Sinasabi namin yung sinabi ni Attorney Glenn Chong. So, si Attorney Glenn ang challenge nyo. Huwag kami. Sabi ni Jen O, OOTD at SOTD. Uy, oo nga. No. Sige, alamin ko na. Kasi alam mo, grab spray ako. Ah, marami kasing nagbibigay. Alam, hindi ako maluho. Ah.
marami talaga nagbibigay, lalong-lalo na noon sa karambola siguro. Ano, and even yung mga ibang friendship pagka may okasyon like birthdays and ano, ayun po ang kadalasan na nabibigay. Anong sinabi nung Honey, wala siyang tiwala kanino? Sabi ni Damon, maglagay ka ng shopping cart dito. Okay ba sa inyo? Kasi gumawa si Attorney Ahmed ng design for Luminous t-shirts and more mugs. Dati meron kaming limited edition na mugs na pinamigay lang talaga namin. So, type nyo ba yung merch? Sabihan nyo ako ha, if type nyo. Sabi ni Larry Lynn, totoong evident noon kasi nga dahil po sa aspirations niya ng kampanya. Sabi ni Eve, sayang sana nagkita tayo para kumain tayo ng satay barbecue. Madali naman pumunta sa Hong Kong. Natempt bigla ng pagkain. Grabe, so babaw. Alam nyo, sa totoo lang noon sa Karambola. And even up to now, merong mga ano followers kami who send things like t-shirts and pabango and chocolate and minsan mag-order sila para sa akin. Naiiyak ako pag ganun. Nang minsan sinasabi ko, teka, hindi pa ako makakakain kasi nag-IF ako. Ano, hindi ako nag-IF ngayon. Pero mag-IF ako bukas. Sabi ko, sige, ano, pero gusto ko pagkakain na ako, pizza man lang para may luho. Wala, biglang papadala ng pizza pagka gano'n. Na talaga ako, natatouch ako dun sa mga gano'n. Sobrang bait. Tapos yung mga iba, kape yung pinapadala. Kaya lang ang dami-dami kong kape. Diba, hindi ko kaya ubusin lahat. Limang mugs na ako sa isang araw, hindi ko pa rin nauubos lahat ng binibigay sa akin. So kung merch, okay lang, ano, na we'll charge it at cost or whatever. Para lang ano, hoodie daw, mag-print ng logo ng Luminous. Talaga bibilhin nyo yon? I mean, bibilhin ha, kasi medyo mahal pag hoodie na, tsaka ano, pag maramihan na. Dati kasi, I would give away lang. Meron pa nga kami noon na ano eh, karambola na keychains and all that. So, kayo po magsabi sa akin, kung gagawa kami ng merch, will you, ano, do you want it? I mean, do you want to buy them? Kasi sa totoo lang, nahihiya ako sa na maglako ng ganon. Parang, ano, kayo na nga yung pumupunta dito, chika ako ng chika sa inyo. Tapos, ganon, yun lang po. Yung, kung magbenta ka ng original merch, gagawa ka po ng own TikTok seller profile. Ah, okay. Hindi, pwede naman yun talaga. Tapos, meron iba pa yung affiliate marketing. Grabe, ang dami kong hindi alam. Sabi ni Jiang, I like it when you're in your jeans, white shirt, and loafers class. Parang ano na nga, eh, parang uniform siya ngayon. Yan parati yung lately, ha? In fact, na ano eh, from a distance, nakikita na nila akong padating kasi halos hindi nagbabago yung suot ko. Parating ano. Uy, sabi ni Jean Phoenix, pwedeng lagyan ng only sutil nose ang mga merch. Pwede! Pwede. Luminous shirts, hoodies. Mug, type nyo ba? Ano, di ba? Kasi dati, grabe yung ano, agawan dun sa mugs. Ang bilis na ubus po nun. We only ano, had something like 300 or 400 made. Nagtabi tuloy ako para sa karambola kasi naubos kaagad. But we were giving it out ng ano, na hindi yung kaagad-kaagad, di ba? Doon sa tambayan po namin pinapamigay. Okay, yes, mug. Magpakita ka po ng sample. Sure, mabibili yun. Yes, ma'am. Love TCA mugs. Pwede. Grabe. Sasabihin talaga nila. Sabi ni Alchemy kasi, I love TCA mugs. Pwede. So, naku, talaga. Grabe. Kasi, sasabihin talaga nila na ano, ala, nangangampanya na yan. Patay-patay tayo niyan. Dadami yung tolls dito. So ano, yung mugs, Luminous mugs, tapos mag ano, magsutil mugs din tayo na yung mga I love TCA and Ahmed and so on. Yung mga ganyan.
paano na kami abroad, sabi ni Welfalx. Alam nyo, dati ang ginagawa namin, pinapadala namin sa kamag-anak nila dito, tapos pag umuwi yung iba, nakukuha nila. So yung we deserve better, sana po t-shirt. Okay. Yun na yung funda na daw for Senate, sabi ni Ma'am Jean. Ganun kayo kadami bibili. Wag lang daw yung ano. Ah, sabi ni Ma'am Maria, skincare products pwede sa'yo kasi maganda skin mo. Pero meron akong melasma ngayon. Nawawala na siya, pero meron pa rin. Parang jahe naman to sell skincare. Patulong ka sa mga moderator mo, attorney, mag-TikTok seller ka. Hindi yan kampanya, sabi ni La Vida. Okay, okay, sige. Pinag-uusapan pa namin ni na Ahmed at ni Adrian yung magiging ano, yung among others, the designs, at saka yung mga ano, paano yung shipping niyan, lalo na yung mga abroad. So, kasi syempre gusto rin natin na yung mga abroad ay mapadalhan. Kaya lang ang worry ko, lalo na abroad, alam niyo naman ang sistema dito. Paano kung hindi umabot? Paano kung ano, 'di ba? Pareho tayong galit pagka ganun. Okay? So sige, sige. Definitely we will look into those ano, yung mga merch na 'yon. Madami din siguro bibili pag ang print ay 31 million daw, sabi ni Hyun. Grabe ko naman magbiro. What made kaya Attorney Glenn bumaliktad? Sabi ni Silver Bullet. Okay. I think you have to ano, you have to ayos your colegiala speak because you know, you might not be ano, you might not be credible if you use that kind of grammar. Okay, game. Attorney Glenn says that he had gotten disappointed and disillusioned because supposedly, allegedly, of the involvement of Smartmatic in the elections and the continuing talks of with similar companies about it. So, yun po yun. Sabi ni Joe Fort, most vloggers po, meron talaga silang merch. Okay then. Sige, then it's settled. May merch tayo. Ay, Ma'am Socorro, sorry. Patapos na po tayo. Sayang. Okay, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay. Maraming salamat din po sa lahat ng, yun, ng umabol. Bakit ganun? Parang hindi gumalaw yung clock dito sa telepono ko. Okay, so maraming salamat po ang haba ng live natin ngayon. Thank you very much, everybody. Thank you very much for all your support and for ano, for once more an enjoyable Sutil Sunday. Thank you very much at ang ano, ang tibay po ninyo dito sa live natin. So maraming salamat and ano, we will see you again for our live tomorrow. Okay, na malamang yan nasa sasakyan ako kasi marami tayong pupuntahan bukas and we'll be going live on by cellphone. Okay? Thank you very much and we will see you tomorrow. Have a good night para dun sa mga nandito sa Pinas and for those who are abroad, have a good day or evening or whatever. Thank you, thank you, thank you.